Ang mga bundok ay ilang malalaking likas na anyong lupa na talaga namang kamangha-mangha ang pagkakalikha. Ang kagandahan ng mga bundok na tatalakay natin ngayon ay may tuturing na espesyal, hindi lamang sa itsura nito, pati na rin sa katangian at kagandahan ng pagkakalikha dito. Ang una sa ating listahan ay ang bundok ng Alpamayo sa bansang Peru. Ang Mount Alpamayo ay kinilala bilang Choiturayu na matatagpuan sa Cordillera Blanca, Peru. Sa unang tingin ay masasabi mong napakatarik ng nasabing bundok at ito'y napapalibutan ng makakapal na yelo. Ang bundok ng Alpamayo ay may taas na 19,511 feet at isa sa mga dinarayo ng mga mountain climbers taon-taon. Ang napagandang hugis nito ang siyang naging tampok bilang pinakakakaiba sa lahat ng mga bundok sa bansang Peru. At ito ay nilathala sa magazine noong taong 1966. Isang American photographer na nagangalang Leigh Ortenberger ang siyang nag-aral at kumuha ng survey patungkol sa Mount Alpamayo. Ang sinasabing ruta patungo sa bundok ay magsisimula sa Nayon ng Caras sa hilaga ng Cordillera Blanca, isang mahaba-habang lakaran patungo sa tuktok nito. Ikalawa naman ay ang Mount Assiniboine sa bansang Canada. Ito rin ay isang kamangha-manghang bundok na napapaligiran ng maraming puno at sa tabi nito ay makikita mo ang napakalinis na lawa. Tinatayang aabot ng 3,618 meters ang taas ng bundok. Ito ay may katumbas na 11,870 feet. At ang mga pangunahing aktibidad na maaaring gawin dito pagbisita ng mga turista ay katulad na lamang ng camping, hiking, pagsakay sa mga kabayo at ski touring sa pagsapit ng taglamig. Ang Mount Assiniboine Provincial Park ay bahagi ng Canadian Rocky Mountain UNESCO World Heritage Site sa bansang Canada. Ang lugar na ito ay naalagaang mabuti para na rin sa kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Ikatlo sa ating listahan ay ang Bora Bora Mountain sa bansang Pransya. Ang pangalang Bora Bora ay nagmula sa wikang Tahitian na nangangahulugang unang pinanganak. Ang nasabing bundok ay may taas na 2,385 feet at ang kabuuang sukat ng lupain ay aabot naman ng 30.55 kilometers. Ang pangunahing isla kung saan nakatayo ang bundok Bora Bora ay napapalibutan ng mga lagoon at barrier reef. Ang lugar na ito ay dinarayo ng maraming turista dahil na rin sa mga sikat na luxury resort na nakatayo rito. Masasabing picture perfect ang lokasyon ng nasabing bundok at ang ilan sa mga turista na nakapunta rito ay talaga namang na-relax dahil na rin sa environment at view ng nasabing lugar. Ang sumunod sa ating listahan ay ang Mount Fuji sa bansang Japan. Ito ay isang sikat at kilalang bundok sa buong mundo. Matatagpuan ito sa isla ng Honshu at may taas na 3,776 meters, katumbas na 12,389 feet, at sinasabing ito ay pangalawa sa pinakamataas na bulkan na matatagpuan sa isang isla sa Asia sa bansang Japan. Ang Mount Fuji ay isang aktibong stratovolcano na huling sumabog mula 1707 hanggang 1708. Ang nasabing bundok ay matatagpuan 100 km mula sa timog kanluran ng Tokyo at mula roon, masasaksihan mo na ang napakagandang view at maaliwalas na kapaligiran. Para sa kaalaman na rin ng lahat na ang Mount Fuji ay kabilang sa Three Holy Mountains ng Japan. Kasama dito ang Mount Tate at Mount Haku. Ito ay isang espesyal na lugar at isa sa mga makasaysayang pook ng Japan. Idinagdag sa listahan ng World Heritage bilang isang cultural site noong Hunyo 22, 2013. At ayon sa UNESCO, ang Mount Fuji ay nagbigay ng inspirasyon sa mga artista at makata at naging object ng pilgrimage sa loob ng maraming siglo. May tuturing na one of the best destination ang nasabing lugar. Kaya ikaw, sang-ayon ka ba rito? Ang panglima sa ating listahan ay ang Cliff of Three Sime di Labaredo sa bansang Italia. Kung iyong pagmamasdan ay mayroon itong tatlong tuktok ng mukhang ngipin ng dinosaurs na matatagpuan sa hilagang silangan ng bundok ng Labaredo sa Italia. Ang unang pag-akyat sa pinakamataas na rurok ay naganap noong Agosto 1869. Tinatayang aabot ng 3 hanggang 4 na oras na akyatan ang bubunuin mo bakit mo lamang ang tuktok ng sabing bundok. Sinasabing sina Paul Groman kasama ang kanyang mga kaibigan na si Franz Innerkofler at Peter Salcher ang kauna-unahang umakyat sa Three Sime di Labaredo noong taong 1869. Napagtanto nila na ang ruta paakyat ay masyadong matarik at hindi basta-basta. Nangangailangan ng matinding training at experience ang sino mang magtatangkang umakyat dito. At
ang isa pang nangahas na umakyat sa hilagang bahagi ng Trisaym de Labaredo ay si Emilio Comesi noong taong 1933. Umabot ng 3 araw at 2 gabi ang kanyang ekspedisyon patungo sa tuktok ng nasabing bundok at hindi nga siya nabigo. At nang marating niya ang pinakarurok ng nasabing bundok ay napawing lahat ang kanyang pagod. Ang kasunod sa ating listahan ay ang Mount Kailash sa bansang China. Ang bundok na ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Tibet. Milyong-milyong taon nang nakalipas, ang Mount Kailash ay unti-unting tumataas kasama ang talampas mula sa ilalim ng karagatan. Pagkatapos ay pinahasa ito ng tubig at hangin ang mga gilid nito. At dito na nga nagumpisang mabuo itong Mount Kailash na ito. Itinuturing na 4 na relihiyon sa daigdig ang Kailash bilang isang sagradong lugar. Ayon sa paniniwalang Hindu na ang kanilang makapangyarihang Diyos na si Shiva ay nakatira mismo sa bundok na ito. Madaling makilala ang bundok na ito sa kadaylaan ng Hugis Pyramid, ang pagkakadisenyo nito, at higit sa lahat ay natatabunan ito ng makapal na yelo sa ibabaw, kaya madali itong makilala. Ang Mount Kailash ay matatagpuan sa rehiyon ng China, at ang ilan sa pinaniniwalaan nila na ang tuktok ng bundok na ito mismo ay ang daan patungo sa mahiwagang bansa ng Shambhala, kaya matindi nila itong pinaninindigan. Mount Matterhorn, Switzerland. Ang bansang Switzerland ay isang bulubunduking bansa sa gitnang Europa. Tahanan ng maraming lawa, nayon at matataas na taluktok ng Alps. At ang kinalang bundok na matatagpuan dito ay ang Mount Matterhorn na may taas na aabot ng 4,478 meters. Ang panahon dito ay napaka-unpredictable, kaya napakaraming nahihirapan na akyatin dito dahil sa kapal ng yelo na nakapalibot dito. Samahan mo pa ng sobrang tarik na mga bato. Kaya piling-pili lamang ang sumasabak na akyatin to. Ang isa sa mga nagsagawa ng pag-aaral patungkol sa Mount Matterhorn ay si Horace Benedict de Saussure noong huling bahagi ng 18th century. Itunuturing ito na isa sa pinakadelikadong akyatin sa buong mundo at halos 500 katao na ang namatay dito. At ilan lamang ito sa mga nagagandahan at nakakatakot na bundok sa mundo. Alin dito ang nagustuhan mo at alin dito ang gusto mong akyatin balang araw? Comment down below, kaibigan. At masaya ako na naibahagi sa iyo ang aking kaalaman sa mga oras na ito. At huwag na huwag mong kakalimutang i-subscribe at i-like ang video natin. Hanggang sa muli, paalam!